PPL Season 8 simula. Unang laban din ng Blacklist International. Sabi natin, bakit parang hindi nagbago? Kahit nagbago na yung meta, ube pa rin. Wala at rin. Bukang yun pa rin talaga ang diskarte ng Blacklist. Wala pa rin. Bakit mo nga naman sisirain ang hindi sira? Ayos pa naman ayusin, eh. Ayusin. Bakit hindi? Binaliktad ko lang. Tama. Mm. Tama naman. Bakit mo sisirain ang hindi ayos? Yun na rin yun. Pero there you go. That is the last pick for Onyx Philippines. You have the Fovius to counter out Blacklist International. Fovius ang pipiliin ni Dlarski. Yep. Meanwhile, si Edward ay Ruby. Dalawang makunat at maglolokohan lang sa XP lane. But the point here is, similar pa rin. Same strat pa din ang Blacklist International for the opening ng MPL S9. At mukhang gutom at gigil ang Onyx na makabawi dito. Grabe yung mga picks ng Onyx Philippines. No? Talagang they're trying to secure on what could burst them down sa side ng Blacklist International. Sasamano pa ng isang Fovius na pwede makapagbigay ng extra slow habang nag-feathered airstrike. This matchup talaga is going to be head-to-head sa laning pa lang. Laning pa lang. Ang ganda ng magiging lane matchup. Gusto ko na nagkakaroon na rin tayo ng ganong type ng strategy per team, the lane matchup. Pero gusto ko rin pag-usapan dito is the rotations. Mabilis actually ang lineup din ng Onyx, daming dashes. Yep. Yeah. You have the Kimi, you have the Farsa, all bursts for Onyx. What are the win conditions here, guys? Kung pwede nating malaman. Gamitin nila yung Fovius kasi kung titignan mo yung Fovius, you always look at the fact na parang meron bang papatay sa kanya. This time yung Balmond, yung execute mechanic gamit yung lethal counter. Okay. But apart from that, wala na. So kailangan nila mag-push constantly gamit ng Kimi at gamitin din yung aggressiveness ng Lancelot to overcome Blacklist International. It's another aggressive burst game for the side of Onyx. Again sa lineup na talagang alam na natin at isang taon nang dinodominate. Ang MLBB World, the Ube Strat is again here. Meanwhile, eto na, Kivier sa kanyang debut game. Unang makukuha ang jungle. Battle of the best of the best. May kita natin sa side ng Onyx Philippines, okay. Tatlo na ka-mystery shop. Posible yung gusto nilang magmandalit on how to burst down the jungler of Blacklist International knowing na Ube Strat sila, pwede silang bambulaga dito. Mukhang gusto nga nila yung makuha yung items agad para makuha din nila yung mga burst damage. Speaking of that, itignan mo yung panggagangster. Dito pa lang, kinakat pa lang. Gusto ba lang mag-angkang ikat? Kinakat na agad ng Onyx si Kivier. Nawala na ng orange si Kivier dito. May onting item check tayo. At may onting delay. Si Kivier as Kyrie is now level 4. Level 2 pa lang si Kiev. So na-mention kanina sa Keys to Victory, OSX, na welcome to MPL Kivier. Hindi niya agad nakuha yung orange buff niya. Hindi pa good or bad. Kaso naunahan pa lang. Doon pa lang pinaparamdam na ng Onyx Philippines ang Baptism of Fire, ika nga. Baptism of Fire, sakit nun! Sakit nun. At mukhang gano'n na nga ang ginagawa ng Onyx. Gusto nilang madaliin to. Gusto nilang makakuha kagad ng farm. Talagang mabilis sila. Even Marky with the sprint na meron. So this time magkakatalo tayo sa gold lane matchup. Oheb, the Filipino sniper is back. Na tinutulungan ngayon ni Estes. May ganitong storyline lagi sa Onyx na kapag nalulugi yung jungle matchup nila, yung jungle rotation, lagi silang merong backup either XP lane or either gold lane. Yeah. Gold lane, Filipino sniper, ika nga si Oheb, pinakita nga sa M3 World Championship stage at may laban na pwedeng maganap dito sa magbisita ng Black. Those are pokes coming in mula kay Captain Haji. Nandito si Baloyski. Makukuha yung turtle doon sa bandang top lane. Na makikita natin sa ating split cam as Marky and Hatred will just hold the line. Ito yung mahirap kapag katapat mo yung Beatrix na sniper, pwedeng-pwede talagang makakuha ng mga gold tower at ng energy shields. Dahil sobrang layo talaga ng range, di ba? Range and confidence ni Oheb actually lumalabas dito. Meron siyang killing spree, Emrem. In times na pwedeng bumaba yung buhay niya with that successful kill, pwede mag-proken anytime to save himself or pwede makadagdag ng additional kills or even buff para sa Blacklist International. So mukhang OSX doon na talaga pupunta yung ating laro sa bandang gold lane. Kasi kung papansinin mo pare, yung level ni Kivier, level 4,
up against Kyrie na level 6. Yeah. Oh. And makikita natin na yung Onyx nag-focus na si Rykavir habang nakuha ng kill dun sa may mid lane. Ang naging sagot ng Blacklist, bigyan naman ng emphasis si Oheb, binibabysit nila ngayon ang Filipino Sniper. Alam natin na humina yung early game ng Beatrix because of the nerfs, pero mas lumakas pa siya sa late game dahil na-rescale yung kanyang damage output. They're looking in a different way. Yeah. Even though pwede silang maalanganin sa early game pa lang, gusto nilang bumawi sa either from mid to late game. Pero nga, in Onyx Philippines, kung paano nga sila umiikot ngayon, they want to continue the faster way na hindi sila ma-caught off guard, knowing na pwede ding umiikot ang mas bilis si Kevir dito. Yeah, this is so interesting dahil si Oheb ay naka-killing spree like you mentioned earlier. So kapag ganyan yung emblem mo, ay lalaban ka talaga. Confidence! Speaking of laban, ay lumaban na si Nahaji dito. Ito na ba ang oras as Hatred will go for the kick. But meanwhile, Lorsky! Slam dunk mula sa likod! Double kill mula sa The General. At mukhang isi-steal pa nila yung purple. May kasama pang buff. Air General, hindi pinakawalang makauwi dito ang dalawang miyembro ng Blacklist International. Onyx securing momentum kung paano nga ba makapagbigay ng daan for Kyrie. Pinapabayaan siya. The advance of level is a bit high, especially for a Lancelot. Proc lang ng proc yung passing. Bibigyan nilang dance floor. Tuloy-tuloy ang tusok. Tuloy-tuloy ang tusok. This is Kyrie. World-class Lancelot. There you go. Double kill para Kyrie dito. Sino nakuha ng turtle? That is going to be Onyx. But meanwhile, Marky is here, half-health. Oheb ang inaatake ngayon. Rocketeers hindi tumama, pero tuloy-tuloy ang pagsakop ni Kyrie sa bottom side. Kyrie now running away. Nice dodge from Kyrie. Meron ba siyang dash? Wala na. Wala na. 2-6 na Eagles ang Blacklist International doon sa situation na yon. That is clearly a win for Onyx at may onting bawi si Marky sa kanyang gold dito. My gosh, the damage and confidence of Kyrie here. Nakita ko dito in the past seasons with the support combination or dynamic duo ng Onyx Philippines. Signature move na nito eh. The way that they move around, talagang sama-sama. Yeah, but interestingly, yung Onyx na control nila sa pabor nila yung nangyaring clash nila, which started before the turtle, di ba? Doon sa may gitna, biglang nandoon si Dilarski. Tapos nagkaroon ng gulo, nakakuha ng triple kill si Kyrie matapos na kunin yung turtle. Tapos yung top lane, quietly, nakuha ni Dilarski. Use the split push ulit. The split nasa again. Nasa keys to victory. Ito na nga. And there is the Forza Ultimate also. Alright. So, nakikita natin na nakuha ng Onyx yung early game na gusto nila. Yeah. This is all early game. Maaga gumising. Good morning. Good morning talaga. Kahit nag-good evening na. Ito yung mga tipong empleyado na maaga nag-i-in at gusto nilang tapusin, maaga din mag-out. Now, we're now in the mid game. The problem right now for Blacklist, again, lumipat sila doon sa focus on the gold lane. Protektahan na lang si Oheb, i-babysit, magkaroon ng item, aabot ba tayo doon sa late game situation? What do you think, OSX? On Onyx performance and momentum here, silently but surely, sinusubukan nilang ayusin ang kanilang lane equilibrium from top to bottom. Pa rin. Oh. Nililito nila ang Blacklist kung anong uunahin, but one thing of Blacklist International traits is they have this one formula: chemistry and connection. Parin. Buhay na buhay pa rin yan. They can totally have this counter from mid game to late game pa lang. Pero ang tanong dito, Onyx is really getting hungry. Mukhang nakikita na natin yon, OSX. Dahil unti-unting nagsasama-sama na yung Blacklist International. Apat na naman sila dito together with Oheb trying to utilize that killing spree. But Onyx, ilang beses na silang nag-fall sa ganitong strategy ng Blacklist. That's why, alam na rin nila na like what you've said, clean na lang natin yung lanes. Huwag muna tayong lumaban. Just make sure na lamang tayo sa lane equilibrium tsaka tayo lumaban kapag tama na yung tempo. Gusto nila i-deceive kung saan direction nga ba talaga papunta ang Blacklist International. There you go. Paano nila i-tease? Mukhang may laban nga dito, Manjin. There you go. Like what you've said, ang tawag dito ay misdirection. Onyx Philippines. Mukhang kabisado nila yung timers dito ng laban. Alam nila kung kailan bababa. Alam nila kailan yung push. Nalugi yung bottom lane nila. Pero ngayon mukhang itutuloy-tuloy nila. I like the shot calls na ginagawa ngayon ni Captain Baloyski. From what I see here. Yeah, dahil din sa
sa vision eh, di ba? From what you're seeing, yeah, so dahil din sa vision ng Onyx Philippines, nakakalalim sila versus Blacklist International. Na-check nila kung saan ikot si Kevier. And now, ang nagiging tricky para sa Blacklist International is, kailangan nila mag-group up. Naka-estes kasi sila dito. So, when you're looking for Blacklist International's win condition, hanapin mo yung timing nila kung kailan sila malakas. Definitely parating na yun. And Onyx Philippines has to respect that. Hindi pwedeng makampante dahil eventually lalakas ang Blacklist International kapag nahanap nila yung items na mag-survive sa burst ng Onyx. So nakikita ko ngayon, Onyx Philippines is creating a railroad para silang trend na hindi sila pwedeng mahinto. And dapat, that timing for Blacklist International, kailangan nilang irespeto at bantayan kung kailan nga ba mangyari. Pero may push ulit itong Onyx sa gitna. In layman's term, ang binabanggit ni OSX is may oras. May oras. May oras ang Onyx. At kailangan tapusin agad ng Onyx ng maaga. Ganun lang talaga. It's all about the late game for Blacklist. Ilang beses na natin ito natungayan sa kupunan nila. Yung mga late game comebacks na meron sila na talagang investment for their team. Sanay sila dito eh. Ito yung mostly ang kanilang ini-invest on. How to deceive the opponent. Characteristics mismo dito sa professional scene is for Onyx Philippines, kailangan hindi lang simula magpa-deceive on what direction is Blacklist is going to. Ngayon, pumunta na tayo for the mid-game. Oh, okay. Palakas ang items sina Marky and Baloyski. Yeah. And also, Dilarski. Kung gaano kakunat yan mamaya, kakailangan ni Esso ng isang buong fountain to release youth energy sa mga kasama niya. Kay Esson na pala napunta ang Estes Way. The Esson Esports. Esson Estes. Esson Estes. There you go. Esson Estes. So this is Blacklist na humihinga na lang muna. Ito na yung mga times na magko-call na, okay, clear wave lang guys. But you have Onyx, like what you've said, rumaragas ang trend. Ayaw nilang pagpahingahin ang Blacklist International. Nakuha na nila yung Lord. This is level 1 Lord. At tignan mo yung box. Out OSX. Grabe, hindi muna dito makalapit. Hindi nga isang, kumbaga, they cannot counter Baloyski. O kumbaga, backline entrance ang gusto makita ng Blacklist International dito. They might use the base as an advantage. Pero for this, first Lord. At nilabas na nga dito ang ultimate. Here na natin. There you go. Ang sakit ni Marky! Marky! Na pinapaulanan lang ng mga bala ang Blacklist International with the pokes. Buti na lang kamo, may heal mula dito kay Esson. But this is Onyx once again, rotating to the top lane, owning every lane. This is definitely the split Onyx Classic. There the burst! Pero heal na magagalit dito this time si Edward. Pero nasa yung follow-up? Ayun yung heal ngayon na meron si Esson. Ooh. Pero mega kang nakagad si Tlarski with the dunks! With the demonic forces! Nako, nagkapit kamay sila dito kay Esson! Pero naiwan si Tlar doon sa patanong! The target right now for Onyx is just to get the tower. One that ang nakuha ng parehas na kupunan, Edward at yung match-up pa talaga. Si Edward at si Tlarski pa yung nawala. Highlight na highlight. Bayad na bayad kanina. It's Edward and it's Tlarski on the head-to-head battle. Naging disiplinado dito Onyx Philippines to not be greedy at all. Kanina, that was a perfect setup from Edward. Definitely. Alam nila kung anong pwedeng mangyari kung tinuloy-tuloy pa nila. They are learning from their mistakes. And kung nakikita mo dito, all the lanes are paving way to Onyx mindset kung paano nga ba i-split ang attention ng Black. Almost at the 12-minute mark, we now have items. Kyrie na napakasakit. 4-1-3, level 15 against Kevier na level 12. Talagang Winnie welcome si Kev sa MPL. Ang nakita natin na experience niya yung pag-invade ng Onyx Philippines. Sasabihin ko sana nung nakita natin yung Cho tsaka yung Farsa, malakas mag-invade to. Nag-fail sila nung sa pag-invade ng Purple ng Blacklist International, pero nung Orange na yung target ni Kevier, dun na siya naunahan ng Onyx Philippines at sobrang aga nakakuha ng level 4 ni Kyrie. Tuloy-tuloy yan. Ngayon, Kyrie is at maximum level. Kevier is just level 13. Kaka-level 13 pa lang yan. At when it comes to the gold, lamang na lamang din ang jungler ng Onyx Philippines, which means na naka-check na lahat ng win conditions ng Onyx Philippines. There ang tanong na lang, paano nila tatapusin? Ito yung laging tanong sa Onyx Philippines kapag kontra sila sa Blacklist International. Oo. Lumamang ka, pero paano mo tatapusin? Kung baga, tatapusin mo na lang eh. Parang sinabi na lang, finish him! Tapos, ilalagay mo na lang lahat ng mga tamang inputs. Kailangan mo lang talaga ibuhos. Kung nasa'yo na yung bola, hinihintay ka na lang kung paano mo i-shoot. Ilay up mo na lang! Lay up mo na lang! At ngayon, nasa tight situation ang Blacklist International. You have Oheb na wala pang kills.
ito yung magandang characteristics para sa kanya talaga bilang yung carry gold lane. Dahil talagang one thing for sure, may item at makakahabol si Oheb dito. Well, lahat naman. Kasi nga, malapit na ang late game. Mataas pa rin ang damage output ng Blacklist. Pero ang nangyayari kasi dito, Wolf OSX, walang nangyayari ng isang sabayang pagbigkas. Walang nangyayari na isang sabayang teamfight. Ang nangyayari is, nagpupok ang Onyx. Yep. Nag-uulti yung Farsa ni Baloyski. Nag-uulti si Marky. Kalahati ang buhay ng Blacklist. Mag-heal si Eson. Tapos biglang, pag nag-heal, hindi lalaban Onyx, tsaka lalaban ng Onyx after. Hinihintay talaga nila yung Blacks International mag-react. They know the condition na if ever may pumasok na isa, sasalubungan ni Hatred, sasalubungan ni Baloyski. First time ata nangyari ng totoong laban na total. Si Edward ngayon ay naiwan na habang si Baloyski ngayon ay binabanatan. Dahil nabanatan na rin yung dalawa, Marky with damage output from the backline. Kyrie and Marky pushing the tower in the bottom lane. Meanwhile, yung Lorde ay nandito na din. Eson ay namulat. Wala na may heal pa. Ang pinakaunang game na mapupunta ng panalo dito sa MPL Season 9 ay para sa Onyx Philippines. Unang laro pa lang ang panahon. Early in, parang may early out. Early in, early out. Basic na basic. Papasok ka ng alas 8, uuwi ka ng alas 5. Early in, early out. And ito yung kakaibang form ng Onyx Philippines. Kasi ang nakakatawa dito, kung ano yung sinulat natin sa Keys to Victory, parang nabasa yata muna nila. Nanood muna. We saw the matchup mula kay Dilarski tsaka doon kay Edward. At nakita natin yung timing ni Dilarski. Mayroong point na nag-dive siya sa may top lane para lang makapag-push yung kanyang teammates. May split push din siyang ginawa para sa kanyang mga teammates. At yung welcome to Kevier talaga. That's what we saw definitely in that league. Hindi lang sa pagbato ng spells eh. Yeah. It's more like dun sa pag-control nila ng mapa sa pag-jungle para pigilan yung jungling pattern doon ni Kevier. Kaya naman, nanaig agad ang Onyx Philippines. Every little things. That's right. Every little things. Na, all these little things. All these little things. All these little things. Na talagang inuunti-unti ng Onyx Philippines yung jungle rotation ng the Blacklist. Never nakahinga. To the point na napilitan ng talagang, okay, shift tayo. Yeah. Lipat plano. It's OM time ang gustong ginawa sana na Blacklist. Pero hindi nangyari yun. I am seeing a more disciplined Onyx Philippines this time. Na kapag they have learned from their mistakes, M3 pa lang. Ang nakikita natin dito is mostly they want to have control and especially kanina, no? Yung deception factor, sabi mo nga kanina. Hinihintay lang nila na may magkamaling isa. Actually, sa lineup pa lang eh, even sa composition, ang hirap pumasok ng Blacklist International. Even makuha na isang set. Yeah. We saw na, nakita natin na may future, merong promise yung composition ng Blacklist International. Lalo na sa huling clash, diba? Tumalon si Hatred at dapat maghahanap siya na sipa gamit yung Flicker tas Way of the Dragon. Pero nahuli agad siya ni Edward, which was a good play. In fact, yung dalawang depensa ng Blacklist International ay dahil din kay Edward. Sa top lane, kung maalala nyo, yung hatak niya na tatlo yung nahuli. Apat, in fact. Yeah. And then yung second one is, napigilan nila, na-stun niya muna si Hatred bago makaporma si Hatred. Ang taas ng promise ng composition ng Blacklist International, kinulang lang talaga sila ng oras. Kinulang ng oras dahil na early out. Walang OT-OT. Yung mga early out na hindi na nagpapaalam, diretso na mag-alala. Nakabang na agad yan, 4:45. Nakabang na agad yan, tinatapos na lahat. 14 minutes. Mm-hmm. Na-mention natin, bihira na tayo makakita ng less than 15-minute games. Yep. And sabi ng Onyx, ipapakita namin to sa inyo ngayon. Let's look at the item builds right now. Can you explain this to us, Wolf? Well, wala namang masyadong kakaiba sa mga items na mga teams natin, na mga players natin. It's just that the manner of when they picked it up. In fact, dalawa yung gusto kong i-point out dito. Si Hatred, kumuha agad siya ng Dreadnought Armor tapos siya niya in-upgrade into the Antikiras matapos siyang kunin yung Radiant Armor para hindi na threat sa kanila si Lilia in the early stages of the game para makatangke siya. Second is, Kyrie actually prioritizing itong Malefic Roar. Typically, pag nakakuha ng War Axe, ang ibang mga Lancelot players kumukuha na agad ng Hunter Strike. Para this time, naisip niya na what if mag-burst kaya agad tayo. Mag-penetrate tayo ng armor gamit itong Malefic Roar which was perfect against all of the composition ng Blacklist International. Nasa sustain kasi ang gusto magawa ng Blacklist International at hindi nila nagawa yon dahil sa focus sa burst ng Onyx Philippines. In fact, ang gusto talaga nilang gawin dito ay mag-eliminate ang mga members ng Blacklist International bago pa magsimula yung laban at bago pa makapag-pop ng ultimate doon si Eson. We can see now the other stats. Already, sa first
game ng ating MPL Season 9, matataas na records agad ang standards na nagsinet ng Onyx Philippines. For example, 876 GPM mula kay Kyrie. This is above average. Kapag umabot ng 800 ng isang jungler, masabi mo na mabilis na yan. But this time, dahil maganda ang simula, ang early nga mula sa Onyx Philippines, napakayaman agad ni Kyrie at na-convert niya agad yan with damage. And if we're talking about damage lang, pareha sila ni Marky na nag-deal ng mataas na damage. Kung si Kyrie yung kukuha ng kills, nakita natin mula kay Marky na siya yung nagpo-poke. And I remember na na-point out to ni Kuya Manjin nung at certain point in time, nung naglalaban sila around those defenses na yung Blacklist International nagsiset up na ng depensa, napo-poke sila palagi ni Marky either through the normal attacks or through dun sa ating ultimate, dun sa maximum charge na makikita nga natin. And that's what we saw from that game. Mula dun sa magandang early game ng Onyx Philippines na nanggaling kasi dun sa mid lane rotations nila. Tsaka inactivate nila agad si Adilar dun sa may mid lane. Wala pa silang level 4. Yeah. Ay talagang gumigera na sila. Exactly. We can definitely see this in the highlights. At makikita natin na etong si Henry, ayun no, parang yung Sipa, parang magtataka eh, bakit sumipa to? Yun pala meron na mula dun sa kaliwa. May Phobius at may Lancelot na. And we'll see the turning point na talaga nung laban. Baloyski, napakagandang pagkagrabe itong ultimate. And Kyrie looking for the right targets. Imagine mo, Balmond yung ginaw nung Lancelot. Sakit. Pero alam niya kasi nakasama niya si Marky. Yeah, yeah. And Marky already had so much damage in the bag. Gets a triple kill. Eventually, mapapunish ng Blacklist International. Pero look at the map ng Onyx Philippines. Habang ginago ng Blacklist doon si Kyrie, may nagpupush sa taas, which is Dilarski, at meron nang nakapag-shove ng lane sa mid. Kaya nga naman, Onyx Philippines ay nakakuha ng mas mataas na control sa mapa. And look at this. Edward will get that ultimate. Pero si Kate, sisipain niya palayo sa Estes para hindi makapag-sustain yung Ruby. At napakagandang play nun mula kay Hatred. Kamuntikan pa sila on these specific team fights. Yep. Akala ko talaga aabot na naman tayo dun sa ultra late game Blacklist International. Mm-hmm. First day pa lang eh. No? Sa first day pa lang, alam mo kanina nakita natin no, how Onyx Philippines utilized early game power spikes. Yep. Kanina nakita pa lang natin, na-notice nga or na-mention nga ni Wolf na War Axe ang inuna. Yep. Mostly or giving to say since they have the AOE damage, ang gagawin talaga na they will just feed on Kyrie para si Marky tuloy-tuloy lang tira sa likod. Yep. It's all worst talaga yung pinrioritize dito ng Onyx Philippines mula doon kasi lang optimization. And alam nila yung kanilang win conditions. They know na mas mahina yung kanilang composition pagdating ng late game. So ang ginawa nila ay minadali talaga nila yung laban gamit itong Kimi at itong Lancelot. Early in, early out. Napakaraming Pilipino makaka-relate dyan. Woo! Pero syempre, pag-usapan muna natin ang ating MVP of the game, the present 714, ang Lancelot ni Kyrie. Yup. At 79% kill participation, showing us na nag-group up agad ang side ng Onyx Philippines together. And ni-utilize agad nila yung snowball na makita nga natin mula kay Kyrie with the net worth and of course the damage dealt na 33,000 across the map. And like I said, the items, going for Malefic Roar first. Typically, Hunter Strike ang second item ng mga Lancelot players. But this time, ang kanyang pinili is Malefic Roar into Endless Battle for talagang elimination ang gusto niyang maipakita sa laban na to. Ito yung mga secret codes na kailangan niyang gawin. Kung alam niya may Estes, physical penetration ka agad. Correct. Ito, bihira ka makakita ng mga ng mga Lancelot na alam nila na they are in the lead. Kapag they are in the lead, susugurin ka talaga nila kahit level 1 tower. Basta makombo ka lang nila, tapos may extra dash pa sila, gagawin at gagawin yon ng mga great Lancelot users. Yep. At nakita natin na na-realize na sobrang laki nung lamang niya. There's a point na level 4 agad siya before the 2-minute mark. At nakuha niya ng orange buff. Nanakawan niya si Kevier ng orange buff. At nag-snowball na siya from that. At tama nga yung sinabi dito ni Manjin. Alam na alam ni Kyrie na sobrang na yung kanyang lamang at hindi siya nag-throw whatsoever in this particular game. Gusto ko yung ginawa ng Onyx na lumitin.